Muli, isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church, Pasig City, based on the commentary work of Dr. Bob Utley, freebiblecommentary.org and Bible Lessons International. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na kanyang pinagkaloob sa atin, and we would like to welcome our online viewer. Okay, so I would like to welcome my tukayo, Eduardo Pamplona Jr., Pastor Ed, from Davao City. Welcome po kayo. Na-miss na natin ang fellowship from the PCTI family, Piedmont College of Theology. I hope and pray that you're well. I'm blessed with your ministry there in Davao. So pagpatuloy mo lang yung kapatid, nawa ay magkita muli tayo sa mga susunod na pagkakataon. Pastor Jed Pamplona, Jesus Cares Baptist Church, Davao City. So, I welcome you, Pastor Jed Pukayo. Okay, then we also have Deacon Lito Pisa. Salamat kapatid, Kuya Lito. Ayan, nakikilala po ako. Ayan, nagpo-broadcast ako. So, we welcome you all to our morning devotion. Tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. We're now on Mark chapter 7 verse 17. Ito po ang sisimula nating pagtalakay sa umagang ito. At tayo po muna ay manalangin. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this time that we could continue on our morning devotion. As we spend our time with this passage of the Scriptures, I pray, Lord, for your mercy and grace that you will grant blessings to us in terms of illumination, in terms of the application of God's Word. I pray for our beloved Pastor Jed Pamplona from Davao City. May you continually be with him in his ministry and the Jesus Cares Baptist Church and ministries, that you may continually enlarge their cause as far as the gospel reach is concerned. We're also praying for Deacon Lito, who is now at the workplace or perhaps going to the workplace. I pray for your traveling mercies and protection to Brother Lito as he continue to work and also to minister to the churches through the printing ministry. We thank you, Lord, for this day. Bless also those brothers and sisters in Christ that will continue to come in our live devotion, online devotion. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, maraming pong salamat. Yan, buti tumahimik si Luna. Okay, so salamat sa Panginoon sa panibagong yugtong ito. This time, natapos na yung kanyang mga pag-confrontation. Tatlong stage to eh. Tatlong grupo ng mga tao ang kanyang nakita natin. Una yung confrontation sa mga Pariseo. At teka, soundcheck nga pala muna. Okay, so far okay naman pala yung yun lang, muntik ko na namang hindi ma-press yung recorded button. So, hindi natin siya mabubroadcast ng tama sa YouTube pag wala yung recorded button. Okay, we would like to acknowledge Sister Jennifer Kurameng and that Makati team. Welcome, Sister Jennifer. Yan po, salamat sa mga kapatiran na maaga, no? So, ako medyo na-late ngayon kasi, yun nga, I need to reconfigure something. Okay, so, basahin po natin ang verse 17 ng Mark chapter 7. So, sabi ko nga sa inyo, tatlong grupo to. Una, yung confrontation sa mga Pariseo, exposition, no? Ano yung ginagawa nila, no? They are following the commandments of man, the traditions of the elders. And the Lord exposed a specific error, which is the korban. Yung ito ay mga bagay na tinatalaga sa templo at alay sa Diyos. Kaya kapag ang iyong
magulang ay nangailangan, no? Ay hindi ka makakagawa para sa kanila. Na dahil ikaw mismo at yung mga bagay ay korban, no? Tinalaga na sa Panginoon. No? So, in fact, that's an a violation of the commandment regarding our parents, to obey our parents in the Lord. So, napaka sabi nga ng Panginoon, napakagaling na palusot. These are creative way of getting exempted to the commandment regarding our respect to our parents. But this is just one of the many errors, hypocritical errors, I would say, of the Pharisees, because they tend, ang tendency ng mga Pariseryo ay makitang kamalian ng mga tao, lalo ng mga apostol sa yugtong ito. Ngunit sila mismo ang lumalabag nito. Yan yung hypocritical dun eh. So, they are exposing the ceremonial uncleanness of the apostles or the disciples. However, they themselves are violating the law. Okay. So, yan po makikita natin dyan. So, and then he turned to the crowd. No? Nakita po natin yung mga talatang yan. Okay. Maaga yung routine ni Luna. Good morning, Pastor Lem. Ayan. Nagpapahagis ng toys niya. Kaya pag hindi ko inahagis, kakahol. Sihirang si Luna. Yan ang routine. Normally, yan ang routine niya. No? Bibigay sa... Bibigay sa akin yung toy, tapos babato ko somewhere, kunin niya. So, yan si Luna. So, konti lang. Then, okay, so we welcome Pastor Lem. Good morning. Okay, usahin natin ito, no? So, ito yung what really defiles a person is the one that coming out. His mouth. So hindi yung pumapasok. At kung hindi na naintindihan ito ng mga apostol, kaya pagdating sa verse 17 ay nagkaroon na naman ng private conversation. You see the pattern, no? Whenever the Lord is preaching a parable, no, there is always a private conversation. Though it's not explicit in some passages that but these are implied pattern of the Lord whenever he has a public teaching, he will always have some time in private conversation or session with his apostles para sa reinforcement nila. No? At ito'y isa na namang halimbawa na kung saan ang Panginoon ay bumaling sa mga apostol upang ipaliwanag ang parabola, a parabolic saying that he quoted from Isaiah. Okay? So, ito ay portion ng crowd. Then, pagdating sa verse 17, nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi makapagpaparumi sa kanya? In terms of ceremonial and implication of spiritual uncleanness, no? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. You see? At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y linilinis niya ang lahat ng pagkain. Sinasabi pa niya, ang lumalabas sa tao, ang nagpaparumi sa tao. Yan. So maliwanag po. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, napakahalagang talata nito. Mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. See from the heart, meaning the central. So nakita natin itong definition ng puso, depende sa context. This may refer to the center of your physical life, center of your spiritual life. This could be center of your thought life, yung sentrong buhay pangkaisipan. This also considered as center of your volition.
and other things, no? So naibahagi natin on our previous discussion regarding the heart. Balikan ko lang po. Tingnan natin. Dito to sa verse 6 eh. Yung heart, no? Center of physical life, depending sa context. Center of spiritual life are moral faculties. And then thirdly, the center of our thought life, how we think, our intellect. Heart could refer to that. As the man thinketh in his heart. So hindi lang siya emotive. So also intellectual. And then fourthly, your volition o yung action, yung pagkilos. Yan din ay tumitukoy sa puso. Of course, yung seat of emotion, center of emotion in some passage. And then, of course, six, ito ay natatanging lugar ng pagkilos ng spirito. And then seven, lastly, na natalakay natin lahat ito, the heart is metaphorical to repairing the entire person. So the entirety of the person, whether that be repairing to its physical life, spiritual life, thought life, volition, no? So it may refer, depending on the context, would refer to the entirety of the person. So yan po ang mga kahulugan pag sinabing puso. Pero po dito sa, yan, makikita natin dito, it's a combination, no? Actually. This would refer to the central thought life as well as the, yung kanyang, masabi rin natin yung moral ascendancy, no? Terms spiritual life, no? There's a function on this. And then yung volition. Yung center of volition, yung kalooban niya, yung paano niya prior to his action of the word, there is this desire or volition or will to do or to accomplish a particular thing, whether be good or bad. Yan. Sabi diyan sa verse 21, napakahalagang talata nito, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Okay, so mas generalize ng Panginoon, no? Na hindi lang sa verbal communication, but also on the things na nilalabas ng masamang pag-iisip. Lumalabas ang masamang pag-iisip mula sa puso. So as the heart thinketh, as the man thinketh in his heart. So ano-ano yun? Masamang pag-iisip, mga bad thoughts, pakikiapid, adultery, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalo niya. Tingnan ko sa King. Okay, fornication, no? Pakikiapid. Mamaya, basahin ko rin po ito sa King James. Okay? So, yan po ang lumalabas sa puso ng tao. Masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang. Verse 22, pangangalo niya. Kasakiman. Kasi pala yung, kasi minsan, we are triggered by the external, but it's you to decide whether yan yung sakim in terms of material things, possession, in terms of power. So, yan. Kasamaan. Pandaraya. Kahalayan. Pagkaingit. Paninirang puri. Kapalaulan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob, nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. See? So ito ay refleksyong katibayan ng kalagayan ng puso ng tao. And this amplify the status of a person. So yun yung karumihan ng puso ng tao na naihahayag sa lahat ng bagay na ito ay lalo pang nakakapagparumi sa tao. So dahil ang kalagayan natin ay makasalanan. At ito, ang puso natin, mula dito ay lalabas ang sari-saring mga kasalanan na nabanggit sa talatang ito. So yan po ang makikita natin dito.
Okay. So, saglita. Ina-adjust ko lang po mga kapatid yung audio. Parang umihina po yung audio natin. Okay, buti. Okay pa naman. Saka tumahimik si Luna kasi napagod na kakasalo ng laruan. Ganyan naman yan. May time frame lang yan. Kasi kung hindi ko pagbibigyan yan, tatahol at tatahol siya. Okay. So yan po mga kapatid, no? Ito po ang pagpapaliwanag ng Panginoon. At salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. The inspired word of God. Hindi pa pala tapos si Luna. Ayan, so nagpapatapon pa rin ang kanya. I think kinatapong toyo. Okay. So dito tayo sa unang praise. No, tinatanong sa kanya ng kanyang mga alagad. Now, tung papansinin natin sa Matthew chapter 15 verse 15, may in-specify ni Matthew kung sino talaga 'yung nagtatanong. Okay, Matthew 15:15, ang sabi dito, sumagot naman si Pedro at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga." Sabi ng Panginoon, at sinabi niya, pati ba naman kayo'y wala pa rin pang-unawa? Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Ayan, so yung verbal communication. However, in-expand ng Panginoon ito. In all of these evil sorts, no? Sorts of evil thoughts, no? Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapit, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng hindi naghugas ng kamay ay hindi nagparumi sa tao. Yan yung reputation ng Panginoon. Kaya niya sinabi to dahil kasi yun ang binubutas ng mga Pariseo na ang mga apostol ay hindi sumusunod sa tradisyon. They need to be ceremonially clean. But the Lord, talking here of a more... guys, saglit lang po. The Lord is talking here of a more important thing than ceremony. It is the condition of the heart, mga kapatid. Ako po. Medyo yung ating aso ay gumugulo. Okay, balik tayo sa teksto natin. Okay, we go back to our text. So, ito sa Matthew 15:15, ito ay si Pedro. Of course, di niya sasabihin kay Mark yan. Okay, ang salita ni Jesus ay lubhang nakakagulat sa mga Hudyo ng unang siglo. It's really shocking because this is not the way the Pharisees taught their people. Jesus ay pinapalawalang bisa si Moses. Sino ang inaangkin na di official na rabi na maging? Ayan. Dali lang po.
kumbaga, sino ba tong guro na hindi naman official synagogal rabbi ang tutulig sa kay Moses? This is really shocking to them to hear it from a non-official or non-resident Pharisee of a particular synagogue. So this is really shocking to them. Although hindi not in the all aspect of the law, particularly the ceremonial law and the civil law, which is not applied to the Gentiles, no? But what remain is the Mosaic law. No, the Mosaic law is the one binding to us. But as far as the ceremonial is concerned, and those things applied only to the Jewish community, had been nullified already. Ceremony, particularly the temple worship, because everything on the temple represents the what will the Lord Jesus Christ will be doing at the cross during those times. So ito po, and of course we know that the Lord is the ultimate sacrifice. There will be no more sacrifice after the Lord. The Lord sacrificed at the cross. So yun po yan. We would like to acknowledge Sister Gina from Pangasinan. Ito po talaga yung nakakagulat sa mga Hudyo. Okay. Papalitan ko to ng ano. Kayo rin ba? No? Kayo to eh. Sorry po. Sa Atipo. Then I need to update the Tagalog text. Kayo rin ba hindi nakakaunawa? Yan ang tanong ng Panginoon sa kanila, no? As we go to verse 18. Yan ang tanong. Si Jesus ay nagulat sa kabagalang pagkaunawa ng mga alagad. They are really slow in their understanding. Though the Lord is patient with them. Nakita natin yung patience ng Panginoon sa pagtuturo. That's why we still have the private session aside from the public teaching of the Lord. Ang kanyang mensahe ay lubhang naiiba mula sa kung ano ang narinig sa buo nilang buhay, the theology of the Pharisees. No? Baliktad, no? Talagang opposite, no? Sa kanila, they're focusing on what will go inside your body in terms of these things or food that would come in, rather than the Lord teaches them that what's more important is the one coming out of your mouth. Because this is based on the condition of your heart. And your heart, on the basis of the status of your heart, comes out all of these evil things that the Lord had mentioned on this verse. So mukhang naiiba mula sa kung ano ang kanilang naririnig sa kanilang buhay, particularly the theology of the Pharisees. Ang tradisyon ay napakahirap itama. Kapag nasimulan ng salinlahi yan at nagkaroon ng mga errors, ito'y magiging pagpapasa-pasa sa mga tradisyon. Yun, sana naman wag mag-drop frames. Pala, may 3% drop frames ako. So kada frames na, kasi itong transmission natin mga kapatid, may frames yan, no? Parang sa TV, may frames. Para siyang picture na 60 times pina-flash kada segundo. Yan yung isang frame. So, ganun din dito. Kada 100 picture, may 3 nalalagas. Yun po ang ibig sabihin ng 3% drop frame. So, ibig sabihin, may information nun. Though, hindi siya significant. Pero pag yan ay tumaas, hanggang 20%, significant na po yan. Sabihin, medyo may failure na sa communication. So, yun po yun. So yun po, no? Napakahirap itama ng tradisyon. Lalo na kung ito ay nagkaroon ng kamalian na dahil sa dami ng idinagdag at ito ay naging pabigat sa tao.
no, ay hindi na na-comply ng tao ito at ang puso ng tao ay lumayo na sa Panginoon. Napalayo sila dahil they should comply first with these traditions of men. If they will be declared unclean, they cannot participate in synagogal worship. Yun po ang mabigat dun eh. Yung ceremonial uncleanness na yan. Samantalang sa Kristyanismo, if you're a believer in Christ, you have access to the Lord through His church for corporate worship. So yan po yan mga kapatid. Ang pagtitiwala kay Jesus bilang isang ipinangakong Mesiyas ay nangangahulugan ng isang radikal na pagbali sa kanilang itinatanging tradisyon at pangkulturang inaasahan. Of course, both tradition and culture that had been erroneous, that had been slanted to a wrong theology, just like the Pharisees, yan ang binabali ng Mesiyas. The radical, tignan ko yung terms ni Dr. Bob dito. Yan, trusting Jesus as the promised Messiah meant the radical break with their cherished tradition and cultural expectations. Yan, yung itinatanging mga tradisyon at pangkulturang mga inaasahan. Okay? Ang buhay na salita ay pinalitan ng isinulat na salita. Yan, the living word supersedes the written word. Believers worship Jesus, not the Bible. Yan po ang makikita natin yan. Is above these written words of men. Rather than we should worship God, we should worship Christ as the living word of God. Though He left us not in vain because everything that the Christian needs to have in terms of its sanctification and growth is written on the scriptures. Yan pong layunin niyan upang tayo ay lumago sa Panginoon, tayo ay lumago rin sa ating katwiran at kabanalan at pagiging wangis ng Panginoon. Yan layunin ng banal na kasulatan. Primarily, the gospel mandate, the Great Commission of preaching to all nations, baptizing them, and then teaching them to observe. Where will you get your teachings? Of course, from the Word of God. Yan po ang source ng ating teachings, ng doctrines. Ngunit kailangan ang ating sinasamba ay ang buhay na salita, ang Panginoon. Ang mananampalataya ay sinasamba si Jesus, hindi ang Biblia. So we don't worship the Word, but we worship the living Word, which is the Lord Jesus Christ. Because He is the person. He is our Savior. He is our mediator to the Father. He is our Redeemer. Kadalasan, ang mga tagapagpaliwanag ay sinasabing itinanggi ni Jesus ang pasalitang tradisyon. Yan ang sinasabi nila. Tinatanggi ng Panginoon pasalitang tradisyon ng mga Hudyo. Ngunit palaging pinaninindigan ang kautusan ng OT. No, kasi they're sumasandig na sila doon sa tradisyon ng tao. Lumayo na ang diwa nito sa kautusan ng lumang tipan. Kaya ang Panginoon would always quote on the Old Testament passage to rebuke these errors of the Pharisees. Gayunman, ang pagtanging ito ng mga kautusan sa pagkain at kanyang pagtangi sa katuruan ni Moses sa paghihiwalay sa Mateo 5:31-32 ay maliwanag na nagpapakita na si Jesus ay nakita ang kanyang sarili bilang wastong tagapagsalin or interpreter at kahit na ang Panginoong nakakahigit sa lumang tipan. See? In this sense, the Lord is telling the crowd that He is above the Old Testament and He is the ultimate interpreter of the Old Testament. Siya ang wastong tagapagsalin kahit na ang Panginoong nakakahigit sa lumang tipan. Siya ang Panginoong nakakahigit sa lumang tipan. Bakit? Siya ang katuparan nito. The fulfillment of the Old Testament prophecies pertaining to redemption of man
was ascribed to the Lord Jesus Christ. Therefore, he is greater than this. Siya ay nakakahigit. At siya ang tanging tagapagsalin o tagapagpaliwanag ng lumang tipan. Kaya nga ini-interpret niya ito sa kaunawaan ng first century church. Siya ay ang pangwakas na kapahayagan ng Diyos. The Lord himself is the ultimate revelation of God. Yan po. Wala sa atin na minamahal ang Biblia at nararamdaman ang ginhawa dito. Dali lang. Parang awkward na naman yung translation na ito. None of us who cherish the Bible feel comfortable with this. So, hindi talaga magiging komportable kung nakatuon sa tradisyon ng tao ang pag-i-interpret. Kasi nga, ang Talmud ang ginawang interpretation ng Mosaic Law, the Talmud. And now, Jesus is really correcting this interpretation. As far as its relation to himself, as the Savior, as the Messiah that comes from Yahweh. Nakikita natin ang Biblia bilang makapangyarihan at mahalaga. Yes, the Word of God is powerful and important in the lives of the Christian. Gayunman, gaano karaming ibang mga teksto sa OT na nakita ni Jesus na hindi maliwanag na naghahayag na layunin ng Ama. Ito ay hindi lamang nakakagulat sa mga skriba, sa isang kabuuan ay nakakapagpagulat sa akin, no? According to Dr. Bob. Iyon ay napakahalaga sa akin na ang OT ay hindi inuutos para sa mga mananampalataya ng bagong tipan. Okay, there are a lot of passages there in Acts chapter 15, also in Galatians chapter 3. So, basahin ko lang po ito, mga kapatid, para may sense. However, how many other OT texts did Jesus see as not clearly revealing the Father's intent? This is not only shock the scribe, that to the extent it shocked me, according to Dr. Bob. So, it reminds me that the Old Testament is not mandatory for the New Testament believers. Yung ibig sabihin yung performance niya in terms of for justification, it's not necessary, but for our Christian living as guide, no? As exposed by Paul in Timothy. Yan po. May mga talata po tayo dyan. It surely is scripture and it surely reveals God, but I am not bound by its rituals and procedures. Yan, yung mga ceremonial rituals and procedures. I am bound by its worldview and revelation of God. And its promises and purposes. Ang tiyakang pagpapahayag ng Diyos, ngunit hindi ako sa cloud ng mga ritual at mga pamamaraang ito. So of course, as New Testament believers, we're not part of the rituals. Hindi tayo sa cloud ng mga ritual at mga procedures na ito, lalo na sa templo. Ako ay sa cloud ng pananaw sa mundo, this worldview, at ang kapahayagan ito, its revelation, ang kanyang mga layunin, purposes, and promises. So yan po mga kapatid. Yan. So meron po tayong mga sige, verse 19 tayo. Sorry guys, I need to ano lang to. Nais ko lang i-share sa inyo yung mga iba't ibang salin dito sa verse 19.
sa ambagong ang Biblia, nakita natin, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Okay, so yan yung... These are some of the texts, no? Okay, for NASB, New Revised Standard Version, may kita natin ang salitang ito o yung pagdideklara nito na nililinis niya ang lahat ng pagkain. He declares all foods clean. A New King James sa Maktuwid ay nililinis ang lahat ng mga pagkain, thus purifying all food. Today's English version, ipinapahayag ni Jesus na ang lahat ng mga pagkain ay angkop kainin. He is declared that all foods are fit to be eaten. New Jerusalem Bible, sa Maktuwid ang kanyang ipinapahayag na malinis ang lahat ng pagkain. Thus pronounce all food clean. Papansin nyo, may mga panaklong, no? Ang mga panaklong ay nagpapakilala ng pananaw ng tagapagsalin or the translator na iyon ay isang puna sa patnugot. Maaring mula sa karanasan ni Pedro sa mga gawa. Acts chapter 10, no? So yung may pangyayari doon sa Acts chapter 10. Iyon ay isang mahalagang katotohanan. Inahabol si Loon ng mga gumagapang-gapang. So I would like to acknowledge our 5 online viewers. Salamat po. So yan po, makikita natin ang mga katotohanan ito sa Romans chapter 14 verse 13 to 23 and also in 1 Corinthians chapter 8 and chapter 10. Okay? Ang mga tao ay hindi matuwid sa Diyos batay sa kung ano ang kanilang kinakain o hindi. So it's never the righteousness of man will not depend on what they eat or not eat. Na ito ay ine-emphasize, no? Ng Talmud, ng ceremonial laws. Na ito naman ay tinuligsa ng Panginoon. Na kumbaga, iniba niya. Ang mas mahalaga ay kung anong lumalabas sa tao kaysa yung pumapasok sa kanya in terms of the food. Ang bagong kasunduan ay hindi batay sa tuntunin ng lumang tipan. Precisely because it's not based on the old law because according to Jeremiah, may bagong kasunduan na isusulat ang Diyos sa ating mga puso. Ang Diyos ay tumitingin sa puso at hindi sa tiyan. Yan ang napakaliwanag na may kita natin. Okay? So yan, meron din practical application ito sa atin, Pastor Lem, at Deacon Lito. So it's a good thing that the Lord look at the heart, not on the yan, sa ating mga stomach. Yan siguro yung practical application ito sa atin ngayon, no? It's a good thing the Lord look at the heart, the inner man. The center, the seat of his emotion, volition, spiritual life, moral standard, no? Emotion. Diyan tumitingin ng Panginoon. Or perhaps in some context may refer to the entire person. Heart would refer to the entire person. The inner man. At hindi sa tiyan, the external. Salamat sa Panginoon at hindi naging batayan yung panlabas. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa kalooban ng mga tao. Kaya nga kung hindi tama ang puso ng tao, lalabas ito sa mga masasamang gawain na nabanggit kanina ng Panginoon dito sa talatang ito. Ang mga rabi ng OT o lumang tipan ay sinasabing ang isipan ay hindi mataba
nakahandang lalagyan ng binhi at ang mga mata at mga tenga ay mga bintana ng kaluluwa. Anuman ang pinapahintulot na pumasok ay mag-uugat. Ang kasalanan ay nagsisimula sa buhay isipan, dumalago sa mga gawa. Teka, parang hindi na isalin to. Human speech, ang pantaong, na-miss ko to ah. O baka hindi ako, sino kaya to? Kasi itong Mark actually, nati-hati ito eh. Pasensya na po. Oh, we would like to acknowledge Sister Cess from UK. Welcome po, Sister Cess. So, human speech, ang pantaong pagsasalita ay nagpapahayag ng puso. So, yung condition of the heart. Okay? So, meron po tayo, iniisip ko nga po kung itutuloy ko itong natatanging takpaksa about human speech, which is very important and related to our text. So, it seems na may mapapahaba po tayo kung akin kung itutuloy ito. So, itutuloy ko na lang po bukas na umaga. No? Kasi, medyo may ano rin po siya. Okay. So, ayan po. Medyo mahaba po ito. Ayan po. Ibabrowse lang po natin. Papakita ko lang po sa inyo yung ating special topic by tomorrow about human speech. No? O yung pantaong wika o pagsasalita. Ayan po. Binabrowse ko lang po para makita nyo po. Okay. Okay po ba? Hindi po kakayanin ng 10 minutes to mga kapatid. So, I will be early today. And then, tomorrow po, paglilingkod po natin ito about the special topic on, haba, no? Baka hatiin ko pa nga ito sa dalawa o tatlong bahagi ng sessions natin. Kasi po, isa-isahin po natin yan, yung mga prinsipyo, saka yung mga talatang sinipi po dito, mahalaga. Ayan. So, yan po. Ang pantaong pagsasalita o wika. O wika ng tao ang naghahayag ng kanyang puso. The condition of the heart. Lumalabas po yan. Kaya, kapag may kita po tayong mga bagay na ganito, lalo na yung mga sinabi ng Panginoon, ng mga karumihan na ito sa verse 21, maaaring ito'y nagpapakita ng kanyang yung kondisyon ng kanyang puso. Dahil mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalalaulan, kahangalan. Ang lahat ng bagay, masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpaparumi sa tao. So, nagsisimula po yan doon sa kanyang puso, then eventually lalabas po sa kanyang bibig. Kaya nga po, i-discuss po natin ito. Itong pantaong wika or humans. Okay? So, yan po ang aking pangako sa inyo mga kapatid. Lord willing, bukas po na umaga. Friday po bukas, so mas maaga po ako. I'll be earlier on my broadcast, perhaps between 6:30 to 7 o'clock. Okay? So salamat po sa Panginoon. So, dito nakita natin yung ano pa rin, no? Yung ang mga apostol ay hindi pa rin lubusang nakikilalang Panginoon. Though marami ng teaching sessions ito. Some are not really recorded. Dahil sabi nga ng kasulatan, kung isinulat mo mga turo at mga gawa ng Panginoon, the books of the world cannot contain it. So, pinili lamang ng mga may akda ang kanilang isusulat upang tayo ay
magkaroon ng kaligtasan for our salvation and sanctification. Particularly on the book, the Gospel of John, but these are written so that you may know, that you may believe on the Lord Jesus Christ. So yung panlayunin niya. Meron po silang mga authorial intent o layuning pang may akda sa kanilang pagsusulat nito. Okay? At the same time, nakita natin yung patience ng Panginoon. We could see really the patience of the Lord explaining to them in detail. Mas mahaba pa nga yung detalye ng pagpapaliwanag ng Panginoon kaysa doon sa public. 2 verses lang kung tutuusin yung sa public teaching ng Panginoon. Pero itong private, talagang dinetalye pa ng Panginoon. So, yung patience ng Panginoon, bagamat medyo shocking sa kanya na up to this point in time, still they cannot, some of the teaching of the Lord does not make sense at all. Not because of their of the rejection of the gospel, but because of their plain ignorance to the teaching. Because they have been taught wrongly as part of the synagogal worship, and the traditions are like the Talmud had been predominant rather than emphasizing the law. Because the Talmud, though not all, karamihan sa mga may mga regulation yan na nagpapalayo sa tao sa Diyos. So yung pangunahing diwa ng kautusan ay nalalayo na doon sa mga tradisyon ng mga matatanda na pinapatupad ng mga Pariseo sa kanya-kanyang mga sinagoga. So yun po ang nakakalungkot diyan. So but for us, no? So this would be as Christians, it's a reminder for us to have a self-examination of our life, no? Just previously, we have our Lord's Supper service and we are asked to self-examine ourselves. No, talagang upang hindi natin mapartake ang Lord's Supper ng unworthily. No, kasi kung ikaw ay hindi tama sa Panginoon, you will partake it unworthily. Yun po ang sinasabi ng talata doon, lalo na sa 1 Corinthians. So upang tayo maging, upang gawin natin ito ng karapat-dapat, ang pagbabahagi ng tinapay ng Panginoon, ay marapat lamang na magkaroon tayo ng pag-usisa sa ating sarili, self-examination. O perhaps, yung ating mga ginagawa, mga habits, yan. Yung mga habitual tendency, simple habits that may recur, yun po, dapat chine-check po natin yan, mga kapatid. Of course, we could check that by the Word of God and by asking grace from the Lord so that we may continue in our right condition to the Lord. Kailangan po kasi yan in terms of sanctification. Though our sanctification will fluctuate from time to time, there will be some periods of weakness because we're still in the flesh. Though we need to strengthen and mortify our flesh so that we could gear towards our spiritual progress. Yan po ang mahalaga dyan, mga kapatid. Bagamat may mga kahinaan, tayo magpapatuloy na umunlad sa ating spiritual na kalagayan. Mortify our sin. Mortify the flesh. Kasi ito yung mga simple tendencies, temptations, are still real in us Christians. Because we're still on this both world. The old world of sin, the old world of punishment, of curse. And we are now part of the new age of grace, of salvation, of blessing. So, naka-intertwine tayo dyan. Kaya both are experienced by the believer right now. And we need to plead for God's grace so that we may continue to live according to the will of the Lord in terms of Christ-likeness. Okay? So, salamat po sa Panginoon. Tutuloy po natin ito, mga kapatid. No? So, but before we close in a word of prayer, I would like to acknowledge again our online viewers. First,
mukhang busy na si Pastor Jed. Kanina si Pastor Jed eh. So, Pastor Jed Pamplona Jr. or Eduardo Pamplona Jr. from Pastor of Jesus Cares Baptist Church in Davao City. Welcome po kayo. Siya ay aking classmate sa Piedmont College of Theology. We both graduated on our master's program. Sayang to kayo, hindi mo na naabot yung sa doctorate natin. However, meron na kasi gawain ka dyan sa Davao. Okay? At yun ay nagpapatuloy. Salamat po. Also have Deacon Lito. Kaya Lito is Lita. Salamat kapatid. Brad, yung hymn, hindi ko sure, Brad, ha? Kasi pag yung Oh Happy Day, teka. Hanapin ko, Brad, kasi mayroong copyright notice kasi. Kaya I have problems with playing hymns. Because of copyright issue. I will try, Kuya Lito, no? If kung pasok yun, i-play ko. Pag hindi, kasi ang mangyayari po sa stream natin, magkakaroon ng copyright notice. Kaya hindi ko po ma-play yung mga ano natin. Yun pong ating mga... Tatry ko po, Kuya Lito. It's good thing I notice your request of hymns. Okay? Okay, noted dyan, Kuya Lito. Titingnan ko kung nandun sa listahan ko ng walang copyright strike. Kasi ngayon, ang problema ko yung copyright strike na yan eh. Kasi pag mayroon ng copyright claim on that particular song or hymn, so pag plinay mo siya, may copyright strike siya. So hindi naman ako mapipenalize. Ano yan, babagal yung pag-broadcast ko sa YouTube. Okay, so I'll try, Kuya Lito. So thank you for this request. Okay. Also, of course, Pastor Lem is there. So later on, kita-kita tayo sa ating prayer gathering, mga kapatid. Ayan na, sisimulan din ni Pastor Lamang ang Habakuk. The Book of Habakuk. Okay? Kita-kita tayo mamaya, mga kapatid. Of course, Sister... So, Pastor Lem, King CBC. Of course, Sister Jennifer and Makati Team. Sister Gina from Pangasinan. And Sister Cess from UK. So, salamat po mga kapatid. So, pagpapatuloy po natin ito regarding our special topic on human speech. Ito po ay tugma sa ating mga napag-aralan ng mga talata. Okay? So, let's pray. Teka. Dali, hanapin ko muna sa playlist ko yung request ni, ano, ni Ate Pe. Pag meron po, ipi-play ko po. Sige. Hanapin po natin. Ipi-play ko po ito. Pero alam ko, pasok yun eh. Sige po, iaano ko na po siya. Ayan, sige. I-highlight ko lang po. Okay. Para pag-close ko, ipi-play ko po yung Happy Day na request po ni Ate Pe. Ayan. So, let's pray. Father in Heaven, we thank you for this day. Thank you for the opportunity that we could look into the passage of the Scriptures, particularly this private conversation of the Lord to these apostles, explaining to them what He had declared on the crowd. Regarding his reputation of the Pharisaic teaching of this ceremonial the ceremonially unclean reputation of the apostles, but the Lord rebuked them, telling them that what's more important is the one that is coming out of the man rather than those food or things that are coming in.
At salamat Panginoon sa aming pagkatuto sa bagay na ito. Nakita namin ang kahalagahan na dapat maging tama ang aming puso sa inyo Panginoon. Dahil kalagayan ng aming puso ay lumalabas ang lahat ng uri ng karumihan na inyong nabanggit sa talata. Starting from verse 21 up to 22. Na Lord, sa inyong biyaya ay kayo po'y mahabag sa amin at patuloy kaming biyayaan upang sa gayon ang aming mga puso ay maging tama sa inyo, sa inyong kalooban at patuloy na bigay ng puri pa salamat sa inyo. At pagpalain mo Lord ang maghapong ito kahit na sa aming pagkikita mamaya on our prayer gathering to be led by Pastor Lem as he introduced to us the book of Habakkuk. I pray Lord for your mercy and grace to us. Be with us, Lord, your presence, be upon us, through the Spirit of God that illumines our heart and mind. As we hear this word, as we continue to meditate, as we have our devotion, and as we minister one to another. We thank you, Lord, for this opportunity that we could serve your people, that we could continually minister one to another. Grant that your spirit continually guide us throughout the day, Lord, in terms of our decision making, in terms of our actions that we will be doing, in terms of the regular things that we are doing, Panginoon, mga pang-araw-araw naming ginagawa, dalangin po namin ang iyong paggabay about. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyo na lubos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Okay, so marami pong salamat. Opo, nakita ko po kuya Lito. I'll be praying now, oh happy day, okay? God bless us all.